panahong ito sa in this moment po. Thank you so much, mga kapatid, at welcome po sa ating lahat ng mga visitors na narito ngayon. Hindi ko na po kayo maisa-isa. At welcome po sa ating Central Bicutan 70 Adventist Church. Yun na po isunod ang ating ibigay ko na po ang pagkakataon sa ating chorister. Hawakan mo doon, kuya. Hawakan mo doon. Be with us, O Lord, that we may your word might come in heaven. We ask that you forgive us from our sins. Be merciful to us, Lord. Please send the Holy Spirit to be with us, O Lord, that we may your word might convert us, Lord. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sabbath po sa lahat. Naririnig po ba? Yes po, Happy Sabbath. Ang offertory reading po natin ngayong umaga, September 18, 2021, ay may pamagat na nang inuna ni Albert Stoffer ang Diyos. Inuna ni Albert Stoffer ang Diyos na umalis siya sa sarili niyang bansa upang maging isang misyonero. Ano ang matututunan natin mula sa kanya ngayon na makakatulong sa ating unahin ng Diyos sa ating sariling buhay?
Maaaring ipagpatuloy ni Albert ang pagtamasa ng kaligtasan at ginhawa ng kanyang tahanan. Ngunit si Albert ay isang taong inuna ang Diyos. Kaysa tinanggap niya ang panawagan mula sa General Conference na maglakbay sa Brazil para magbenta ng Present Truth na babasahin. Ito ay 1894 at ang tagumpay ay hindi sigurado dahil kinakailangan niyang mabuhay mula sa benta ng mga aklat at polyeto na meron siya. Gayunman, mas naging mahirap ang kanyang gawain sapagkat hindi nakalimbag ang mga ito sa katutubong wikang Portuges. Sa kabutihang palad, nagtatag ang ibang mga misyonero ng isang palimbagan at lumikha ng isang sistema para makapagsulat, makapagsalin at makapaglimbag ng bagong materyales. Makalipas ang 2 taon, nagpunta si Albert at isang kapwa-colportor sa isang serbisyo sa simbahang ebanghelico sa Curitiba, ang kabisera ng estado ng Paraná sa timog ng Brazil. Si Ginang Ana ay isang gustong-gusto ang 2 kabataan na dumadalo sa serbisyo na walang nakakilala. Malinaw na hindi sila mula sa lungsod. Nang sumunod na katapusan ng linggo, napansin ni Ginang Otto na ang 2 binata ay naroon muli sa simbahan. Pagkatapos ay pinakinggan niya sila at nagpa siya na bilhin ang librong ipinakita nila na ang pamagat ay The Life of Jesus sa German. Nang sumunod na linggo ay nagkita silang muli at ginugol ang buong umaga sa pag-aaral ng Biblia. Bilang resulta, tinanggap ni Ginang Ana at ng kanyang asawang si Cesar Otto ang pananampalatayang Adventista. Itinalaga ng mga colportor ang kanilang buhay sa pamamahagi ng mga literaturang nakakaligtas ng buhay sa buong Brazil, Argentina, at marami pa ang ibang mga bansa ng South America at sa buong mundo. Tuwing umaga, sa bahay-bahay, inuuna nila ang Diyos sa kanilang buhay kung wala sila. Ang mensahe ng 3 anghel ay wala sa higit na 200 na mga bansa at teritoryo na tulad ngayon. Inuna ni Albert Stoffer ang Diyos sa araw-araw bilang isang colportor. Ang tapang na ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin ngayon. Ibinigay ni Jesus ang lahat para tubusin tayo at inuudyukan tayo ng kanyang pag-ibig na unahin ang kanyang kaharian sa ating sariling buhay. Sa paglikom ng mga diakono sa ikapu at mga handog, inahamon tayong lahat na unahin ang Diyos. Problema tong lockdown na to. Paano ko kaya ibibigay ang tithes at offering ko? Yes, meron na palang paraan. Kahit nasa bahay, gamit ang laptop, pupunta lang sa website at itatype clcgiving.online. Ilalagay ang mga detalye gaya ng pangalan, email address, contact number, church at area, at syempre kung magkano ang tithes at offering. Pwede din pating maglagay ng specific para sa mga department o ministry. Pipiliin lang ang payment method, credit card, debit card, GCash, PayMaya o GrabPay, at pipindutin ang proceed. Ang dali lang pala, di ba? Pwede rin gamitin ng cellphone o iPad. So, ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na ang clcgiving.online. So, Juby, nakamit po kayo? Wala ba yung ano? Yung share ni
ano, Kenny wait na sa for, yan na po. Si Pearl Bong na gano. Yung sa ano po, offering, na i-share niya. Tapos na mo kanina, tapos na, TV, tapos na. Sorry. Praise God from home on blessings flow. Praise Him on wages here below. Praise Him on heavenly host, praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, sinasamba ka namin ngayong umaga sa pamamagitan ng aming itapot handog. Dalangin naming bigyan kami ng lakas na loob na unahin ka sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating pong team of praise, the Lord in Zion reigneth. The Lord in Zion reigneth. Let all the earth rejoice and fall before His throne of grace with them. Simahan po ako na magbuklat ng ating banal na kasulatan para po sa ating scripture reading sa araw ng Sabat na ito na matatagpuan sa Isaiah 8 verse 20. Akin po itong mabasahin sa Tagalog. Sa kautosan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. There is a place where Jesus lives. For salvation, to saints.
There on the wings of prayer we soar, where earthly cares be stood for man. The miracle thy face we meet, the Lord, the mercy seat. Tayo ay manalangin para sa ating tuloy na second service. Tayo po ating mga Ama namin na banal na makapangyarihan sa lahat ng tahanan sa kataas-taasan sa mga langit. Salamat sa pag-ingat sa aming buhay sa buong isang linggo, sa mga pagpapala na aming natanggap, sa kalakasan, sa pagkain, sa hanging hininga at sa inumin. Ama, kami naggalang na ikaw ay aming sambahin at katagpuin sa araw na ito, sa araw ng Sabat, kahit hindi kami magsamba sa bahay-sambahan, kahit ito man ay virtual worship lamang, pero hindi natigil ang aming pagpuri sa iyong banal na pangalan. Sa araw na ito, Ama, amin din pong hinihiling na ang aming mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan, yung may mga sakit, at nasa mga ospital, sa mga bahay, paggamutan, kipuin nawa sa iyong papagpalang kamay upang ang lahat ay gumaling. Tulungan niyo din po ang may mga malaking suliranin na alam namin na ikaw lang ang kasagutan at lumutas sa bawat problema. Amin din pong dinalangin, Ama, ang aming tagapagsalita ngayon sa araw na ito sa katauhan ni Bro Alfred Pasamba na ang kaniyang sasabihin ay pawang galing sa inyo at sa banal na Espiritu ang siyang gumagabay. At ito ay aming makapulutan ng palakas sa aming pananampalataya sa inyo hanggang kami naghantay sa iyong ipangalawang pagdating na kaming lahat nandito ngayon ay makarating diyan sa iyong langit na bayan na inandaan lang sa mga matwid at mga puting tao. Ang lahat ng ito ay Ama na aming hiniling, aming itong pugyan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Lord,
Ako na po ba? Ako na po, ma'am? Yes, brother. Thank you po sa kanta, Sister Rose, and sa pag-invite po. Ako po ba ay narinig niyo ng maayos? Check lang po. Yes po. Okay, one more time po. Let's pray. Father in heaven, be merciful to us, Lord. I personally ask, Lord, for the Holy Spirit to possess me, Lord. I don't know what your children need in this part of the world, that you guide me and lead me, Lord, my emphasis and speed, whatever they need, Lord. Thank you for hearing our prayers. I totally depend on you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Okay. Thank you po sa pag-invite sa akin dito sa inyong Central Bikutan kay Sister Rose na aking classmate noong college. Feeling ko po ako parang si Jonah kasi pinapanalangin ko sa Diyos kung anong sasabihin, kung anong i-emphasize sa lahat ng mga pwedeng sabihin, and mabuti po at nagsalita kang marami kaninang Sabbath School para napapakiramdaman natin kung anong mga challenges sa church. So ang ating pong ang tawag nito, ang ating pong verse na binasa po kanina, siguro mag-share ako ng screen para mas mabasa natin ng malaki. Share screen, screen 1. Screen 1, screen 2. Wait lang. Okay, nakikita nyo po yung Papo, kita na po. Sandali na po at ako'y nalilito sa nangyari sa Zoom. Umiba ang itsura. Okay, nakikita nyo po yung screen ko. Ano naman itong bakit nakarating po dito isa ito? Siguro masyadong mahaba. Okay. Nakikita niyo yung screen ko po. At yung ating verse po kanina ay itong Isaiah 8:20. Palakihin ko pa ng konti. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa Tagalog po, yung according dyan ay yung ayon. Di ba po? Yan po ang gusto natin. Gusto kong tutukan natin ngayong umaga dahil sa aking pagkakaimbestiga, lahat itong ating fundamental beliefs ay ayon sa salita ng Diyos. Kasi daw po, pag hindi yan ayon, yan po ay walang liwanag o sabi sa ibang Tagalog, walang umaga. In other words, madilim or hindi tayo safe dyan. Sabi sa Great Controversy na chapter about safety in the scripture, scriptures as our safety, yan. Kailangan nandun talaga a clear, thus saith the Lord, para safe ang ating paniniwala. Di ba po? So, sa ating pagkaimbestiga, itong lahat ng Seventh-day Adventist fundamental beliefs ay ayon. For example po, yung ayon, halimbawa, sa baptism, meron bang sinasabi sa Bible na bawal magbinyag ng sanggol? Di ba po?
wala akong nabasa ko, napakinggan ko na yung Bible at hindi ko makita yung buong Bible from Genesis to Revelation, pero hindi ako nakakita ng verse na nagsasabi na thou shalt not baptize infants. Pero wala rin naman nagsasabi sa Bible na nagbaptize sila ng infants. So, hindi siya ayon. Although, hindi naman siya bawal, di ba po? Pero hindi yung hindi bawal ang ating basihan eh. Ang basihan natin ay kung ano yung ayon. Kasi yun din ang sabi ng Bible na ano dapat ang ating basihan. Yung ayon lang. Kapag sinabi sa Bible at ginawa sa Bible na positively at inadvertise sa Bible at in-encourage sa Bible at may positive example sa Bible, yun ay ayon. Di ba po? So, katulad ng infant baptism, ay yung pagmalaki ka na, pwede ka na mag-repent and be baptized, sabi ni John the Baptist, pwede ka na mabaptize. So, ganyan po ang ating basis. Yung infant baptism, hindi siya ayon, hindi siya kontra, pero dahil hindi natin ginagawa dahil hindi siya ayon, hindi dahil ano, kontra. So, yung kontra, halimbawa, thou shalt not kill, talagang bawal yun. Pero, may mga bagay na hindi binanggit, pero hindi naman encouraged sa Bible at hindi ginawa. Hindi dapat natin pag-aksayahan ng panahon dahil hindi yan safe, di ba? Yun ay anong basis ko nun? At ang basis lahat nitong ating fundamental beliefs ay ang number one, ang Holy Scriptures. Ayan, Isaiah 8:20. To the law and to the testimony. Yung law ay yung Bible, yung testimony, yung spirit of prophecy, pwede. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So, lahat ng ating paniniwala, lahat ng ating ginagawa sa church, kailangan nandun meron tayong biblical basis. Meron 33,103 verses sa buong Bible na King James. Yung ibang version, iba rin ang number of verses kasi iba yung kinopyahan nila na manuscript. So, pero about 33,103, hanapin natin dyan ang basihan ng ating ginagawa o nating iniisip, anong idea. And pag nandyan, safe tayo dyan. And, syempre, titingnan din natin ang spirit of prophecies, ang Ellen G. White writings for affirmation. Hindi natin hinahanap dyan kung anong katotohanan. Ang hinahanap lang natin kung pareho ang sinasabi. Kasi naniniwala tayo, paano natin malalaman kung ang prophet ay totoo? Kung number one, if they speak according. So, paano natin malalaman si Ellen White ay totoo? Pag lahat ng sinasabi niya ay ayon sa Biblia. So, basahin natin yung buong Bible, basahin natin yung buong spirit of prophecy, at lahat ng nagbasa ng buong Bible at lahat ng nagbasa ng buong SOP ay nag-agree na iisa ang pinanggalingan at pare-pareho naman ang sinasabi. Mas English lang dun sa SOP kasi hindi naman Greek and Hebrew ang original language ni Ellen White. So, yung English dun, hindi na kailangan ng Greek scholar and Hebrew scholar and Aramaic scholar. Kaya umiiba-iba yung version ng Bible. Yung Ellen G. White writings, English yan. So, kung ano yung i-type dyan, although yung English, nagbabago din yan. Katulad sa pag tinype nyo ay conservative at liberal, noong unang panahon, noong 1800s, ang conservative, yun yung mga ayaw magbigay ng tithe. Yung liberal, yun yung mahilig tumulong sa church. Ngayon, baliktad na ang ibig sabihin. Ang liberal, yung mga kung ano-anong ginagawa na hindi ayon. Yung conservative, yun yung iniisip natin na kung ano lang yung nakasulat. Anyway, sa lahat daw ng revival po, merong dalawang kumukontrang espiritu. Ang espiritu ng unbelief, ibig sabihin, nakasulat, pero hindi pinapaniwalaan. Nakasulat sa Bible and SOP, pero hindi pinapaniwalaan. Yung isa, espiritu ng fanaticism. Hindi naman nakasulat, naniniwala. So, talagang mahalaga po na marunong tayo magtingin ng quality ng reference natin. Saan nakasulat? Sa Bible? Pag nasa Bible, sigurado tayo. Pag nasa SOP at nasa Bible, mas sigurado tayo dyan. Pag nandun sa church, website, yan. Actually, yung Bible and SOP, sapat na yan sa akin. Pero pag nandun sa Adventist.org, mas madaling lalo na sa Adventist Church. So, ganyan. So, pag nag-align yung dalawa, at saka sinabi rin dito sa BRI, Biblical Adventist Biblical Research, at saka sinabi rin sa Adventist.org, at saka nasa binotohan ng GC in session,
Ayan, siguradong-sigurado na tayo dyan. Pag wala dyan, ay hindi tayo sure. Lalong-lalo na sa Bible and sa SOP. Yan po. So, ayan, katulad minsan, nagbibisit ako dun sa mahilig akong tumulong dun sa isang church. Narinig-rinig ko, sabi nila, kailangan natin ng isang elder. Tapos patingin-tingin sila sa akin. Sabi ko, barang may binabalak itong mga to. Pero nabasa ko sa Bible, ang elder, kailangan husband of one wife. Wala pa naman akong wife, so hindi na ako masyado bumalik doon. Baka may iniisip silang, hindi ko kaya mahanap sa Bible. So, ganyan po. Halimbawa, yung women's ordination, actually, mas madaling i-defend yung mga propeta. Kanina naririnig ko dito sa Sabbath School. Maraming nagpa-prophesy. Ibig sabihin, alam niyo, buong church natin ay mga church ng propeta. Kasi sabi sa Revelation 10, di ba? Sa Revelation 10:10, 11 yata 'yon. You will yung prophecy daw maiintindihan mo, matamis sa bibig, pero pag nilunok mo ay bitter. So yun yung 1844 experience ng mga Millerites movement. Pero ang sabi din sa last verse, you must prophesy again. Ibig sabihin, kahit na nagkamali yung ating mga founders sa 1844, sa last verse ng Revelation 10, kailangan mo ulit mangaral. Ibig sabihin, ang buong Adventist church, ang basis ay prophetic church. Lahat tayo actually propeta. Siyempre, sa Bible may propetang malaki. Yung malaking propeta, yung maraming nasulat, yung Isaiah. Pag binasa nyo, ang hirap-hirap matapos. Pero may mga propeta na maliliit, si Jonah, o kaya yung Micah, ganyan. Kunti lang yung verse. So may major prophets, may minor prophets, and meron din mga prophet na hindi nakasulat dyan. Pero, ang sabi din sa Revelation, you must prophesy. Again, ibig sabihin, yung buong Adventist church, lahat tayo dapat propeta, pero may problema. Sabi din sa Old Testament, yung propeta daw na nangangaral ng hindi salita ng Diyos, ang punishment ay kamatayan. Kaya kailangan ang ipapangaral lang natin, alam naman natin, ay yung ayon. Ito, ayon. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sabi pa sa 1 Corinthians 14, maganda daw ang mag-ng office, pero ang pinakamaganda is to prophesy. Sa first 5 verses yata and sa last verse, sabi, covet to prophesy. Kaya pag nangaral tayo na Jesus is coming soon, yan ay prophecy. Nangyari na ba yan? Hindi pa. Mangyayari ba yan? Oh, sigurado tayo? Sure. Yan ang sabi ng Diyos. Tayo ay mga Jonah. Kailangan natin mangaral na Jesus is coming soon. That is a prophecy and we are supposed to prophesy that Jesus is coming soon. Ayan po. So, ang buong church, wag lang tayo mag-prophesy ng hindi natin nababasa sa SOP and sa Bible. Okay? Pero lahat tayo dapat mangaral. Pag hindi tayo nangaral, kainin tayo ng isda. Di ba po? Or, marami akong experience na hindi kami sumunod sa Diyos. Bigla na lang talagang bumabagyo. Yan po ay katotohanan. Marami akong experience niyan. Pag mali ang ginagawa namin, kahit sa ministry, bigla na lang ang init-init ng araw. Biruin niyo yun. Ang init-init ng araw, nag-camping kami. Nung nagbutuhan kami, nananak, na gamitin namin yung pera binigay sa amin. Sabi namin, sige, atin na yun, offering. Hindi naman in-specify ng donor. Yun pala, tithe pala yun. Naku! Biglang bumagyo mga kapatid. Para kaming si Jonah. At minsan kailangan tayong ihagis sa dagat para lang ma-save yung ship. Yan po. Pero okay lang kasi everything works for the good and kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Okay. And mas marami daw tayong nalalaman, mas malaki daw ang ating responsibility, ang ating punishment. Katulad ni Moses, sabi sa kanya, wag papaluin yung salitaan mo lang yung bato, ay pinalo niya. Hindi tuloy siya nakarating sa promised land. Sabi ng SOP, sabi ni Ellen White, kung hindi naman daw yun siya leader at hindi niya ginawa sa harap ng napakaraming tao, hindi daw ganun kalaki yung punishment sa kanya. Anyway, ang punishment po ay para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan, para ang ating karakter ay maayos. Mas mahalaga pa ang ating karakter kaysa pera, posisyon, at kahit na honor or hiya or So, mas mabuti ng mapahiya at saka magsisi kaysa hindi magsisi at mapunta sa impyerno. Number 2,
Trinity, naniniwala po tayo dyan. Actually, maraming nagagalit sa word na Trinity. Pero yung mga nagagalit sa word na Trinity, may kausap ako kahapon, naniniwala naman daw sila na Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Ang nahihirapan lang daw silang paniwalaan yung word na person. Sabi ko, huwag ka mag-alala, yung Trinity yun na ano, kung ayaw mo ng Trinity na word, English debate lang yan. Kasi pag translate mo yung inyong problema sa Greek at Hebrew, wala ka naman problema, wala naman Trinity sa Greek at Hebrew. So ideas po yan. So alam natin ang kadyosan ay hindi magkakasya sa Greek, hindi magkakasya sa Hebrew, na language hindi magkakasya sa English at sa Tagalog at sa mathematics. Kaya hindi natin actually ma-explain fully. Pero kung anong nakasulat dyan sa Bible, God, there is one God, one baptism, and one faith, pero we baptize in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ayan po, three co-eternal persons. Diyos po ang Father and Son and Holy Spirit kasi pwede ngang mag-commit ng against the Holy Spirit. Yan. So, alam po natin yan, God is the Father, Creator, Sustainer, Sovereign of all creation. Son is Jesus, who became Jesus Christ. Yan ang ating pag-asa. At siya din ang ating example. Siya ay naging tao katulad natin and nakaka-relate po siya sa ating mga tukso. Pero hindi siya nagkasala. Kaya kaya rin natin later, kaya rin natin kahit ngayon maging perfecto. Pero pag tayo nagkamali, andyan siya para patawarin tayo, kaya nga siya namatay sa krus. Pag tayo daw po ay nananalangin, marami tayong panalangin. Ang nauna nating panalangin na sinasagot ay yung panalangin ng pagsisisi. Dahil yun ang pinaka-purpose ni Jesus Christ kung bakit siya pumunta dito sa lupa. Yung panalangin natin sa kotse, saka na siguro yan pag nakaipon na tayo. Pero yung pagsisisi natin, yan daw po ang priority na sinasagot ng Panginoon kasi kaligtasan ang pinakamahalaga sa atin. And darating si Jesus Christ later and yung mga nagsisisi ay makakatingin sa kanyang mukha. Ang Holy Spirit po, yan ang ating kaibigan. Minsan nagtatanong sila, do you know Jesus? Sabi ko, yung isang pastor na magaling mag-revival, sabi niya, how is your relationship with Jesus? Sabi ko, hindi ko actually alam kasi alam ko Diyos, si Jesus Christ and kahit saan nandiyan siya, pero umalis na siya. Ang pinadala niya yung Holy Spirit. Sabi ko, yung Holy Spirit kilala ko. Kasi binabanatan ako niyan pag mali ako. Pag mali yung sasabihin ko, pinipigilan ako. Tapos pag may kailangan minsahe, binibigay sa akin yung verse, pinapaalala sa akin, nire-remind. At pag nagsisi na yung aking babanatan, hindi ko masabi yung sasabihin ko. Kaibigan ko ang Holy Spirit pero ang Jesus Christ hindi ko alam. So hinahanap pinapanalangin kong dalawang linggo. Paano ba ang objective na reason na reference kung paano natin malalaman kung kilala natin si Jesus Christ? Mabuti na lang pagka dalawang linggo mga kapatid. Nabasa ko yung 1 John 2:3 to 4. Herein do you know that you know me if you keep my commandments. Those who say, I know Him but do not keep His commandments are liars daw. Aha, alam ko na, pag nakip tayo ng commandments, yan ang objective na reason, sukatan. Hindi yung sabi, kilala ko si Jesus Christ, hindi naman tayo sumusunod. So, yan ang biblical na objective na checklist. Kung masasabi natin, kilala ba natin si Jesus Christ? Hindi yung bula-bulahan na, I have this experience, hindi. Tingnan natin yung commandments and tingnan natin kung ilan yung sinusunod natin at hindi natin sinusunod. At ganun ang objective na computation kung kilala natin if we have a relationship with Jesus Christ. That is the biblical, ang tawag dun, objective measure. Creation. Ayan po, hindi tayo galing sa unggoy. Kasi kung galing tayo sa unggoy, ba't nandyan pa rin yung mga unggoy? Oh, di ba? Naiwan yung iba, hindi nag-evolve. And sabi po sa Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the first day, hindi yan po first day ay 1,000 years, second day 1,000 years, third day. Kasi inulit-ulit yan sa Genesis, first day, evening and morning. May evening and morning ba yung 1,000 years? Araw yan na literal kasi dyan nakabase ang Sabbath. Anim na beses inulit yata ang evening and morning. Therefore, those are seven literal days. And very good.
ang buong Bible po, unang tatlong dalawang chapter before sin, ang pangalawang, ang huling dalawang chapter after sin will be removed. Ang nasa gitna ng dalawang chapter na una at dulo, yun yung great controversy. And tayo ay nilalang na perpekto. Balang araw, kahit ngayon, pwede nang maging perpekto. Kung magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, di ibabaon ng Diyos ang ating kasalanan sa ilalim ng dagat ayon sa Biblia, and wala na tayong kasalanan. Pero pag nagkasala pa rin tayo, papatawarin pa rin tayo pag nagsisisi tayo. Amen? Yun yung tinatawag na justification. Pag tayo nabinyagan, lahat ng ating kasalanan will be thrown in the depths of the sea. Pag tayo nagkasala ulit, and habang nag-grow tayo sa ating spiritual life, ang tawag dyan ay sanctification, niligtas, nililigtas, at ililigtas pagdating ng panahon. Yan, tatlong phases ng kaligtasan. Ang nature of man tayo ay nilalang na perpekto dahil sa kasalanan, para tayong puno ng saging na nahihiling sa kasalanan, parang natutumba. Kailangan tukuran ng Diyos para natural tayong magkasala na, kasi sira na yung ating nature. The image of God was marred, sabi, was and subject to death. Pero lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. Minsan naiisip ko sa lahat ng mga misinformation sa social media at saka sa lahat ng nangyayari sa dun sa mga naniniwala sa misinformation. Sabi ko, siguro ang destination ng tao ay depende kung sinong papaniwalaan niya. Sabi ni Bill Gates, naayos na namin yung science. Yung communication problem na yan, bakit kung sino-sinong pinapaniwalaan nila? Who they trust? O, di ba? So, katulad din kay Eva, sinong papaniwalaan natin, yung ahas o yung thus saith the Lord? Di ba? Quality of reference, yun pa rin. Babalik tayo dun sa Isaiah 8:20. If they speak not according, kailangan natin. E ngayon, hindi na natin narinig ang Diyos dahil sa ating kasalanan. Ayaw na niya tayong kausapin ng harap-harapan sa mga propeta na lang, sa dreams pa. Hindi maharap kasi mamamatay tayo yung propeta pag nakakaharap ang Diyos. So sa dreams and visions and the Holy Spirit na bumubulong sa mga propeta para isulat ang mga bagay-bagay sa Biblia, kaya kailangan natin basahin na nakasulat ba talaga dyan. Yan. And ang great controversy, yan ang napakaganda mga kapatid. Alam na natin ang simula at ang dulo ng great controversy. Ang mananalo ay ang Diyos. Paano ba naman mananalo si Satanas? Eh, nilalang lang naman siya. Parang useless yung actually yung pag useless yung ano niya eh, yung pinaglalaban niya. Kasi nilalang lang siya. Paano matalo ang Diyos naman? Anyway, grabe itong controversy na ito. Pero mas marami mga kapatid ang mababait. Alin po ang mas marami? Mabait o masama? Sa great controversy, 1/3 lang ang masama. Sa mga anghel, 1/3 lang ang masama. So mas marami yung anghel ng Diyos na mababait. So wala tayong problema dyan. Sa bawat anghel na masama, may dalawang anghel na mabait. So pag nagtawag lang tayo sa Diyos, yung mga napoposes dun sa probinsya, pag makatawag ka lang sa pangalan ni Jesus Christ, takbo yung evil spirit. Napakakapangyarihan ang salita ng Diyos, ang Bible, ang prayer at ang baptism. Yan, takbo talaga yung evil spirit. Takot siya. Kasi ang great controversy, merong decision, merong rules of engagement. Hindi kaya pipilitin ni Satanas, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Pero kung kanino tayo maghingi ng tulong, hindi na pwede yung isang side. Kailangan niyang tumakbo kasi kailangan natin mag-decide. Kung ano yung decision natin, nirerespeto ng both side. Pag nanood tayo ng mga telenovela at mga malaswang mga kung ano-ano dyan, hindi tayo pwedeng pilitin ng Holy Spirit. Ang pinaka number one kalaban daw ng Holy Spirit is entertainment. Yun daw. Number one kalaban ng Holy Spirit is amusements daw. I-google natin yan kay Ellen White. And amusement. So, pero pag nanood tayo ng 3ABN, ng Hope Channel, ng kapitulo, versikulo, ng pag-aralan natin, at kung ano-ano pang mga religious, hindi rin tayo pwedeng disturbuhin.
kailangan irespeto ng kaaway ang ating choice. Yan. So pag tinanggal natin yung masasama, kailangan natin palitan ng mabuti. Kasi parang yung sa Bible yan, yung bahay daw, pinaalis yung evil spirit pero walang nilagay sa loob. Inilinis lang. Di pagbalik ng evil spirit, may kasama siyang seven na kasama kasi malinis yung bahay. So, kailangan pag may tinanggal tayo, tinanggal natin yung entertainment na hindi ayon sa Biblia, ano yung batsyan ayon sa Biblia? Sa Philippians 4:8, mauna na tayo pero nandito yung sa Christian lifestyle. Sabi doon, whatever is true, so lahat ng hindi ng fiction na pocketbook at saka kung ano, di na yan kasama sa biblical literature na pwede natin panoorin. Whatever is honest, o yung mga agawan ng asawa, yung mga agawan ng kotse, nagpagnanakaw, yung mga games na may pumapatay, yung mga games na nagnanakaw, yung mga games na nagsusuntukan, yung mga bawal gawin sa totoong buhay, huwag mong gagawin sa games. At huwag mo rin papanoorin sa TV na parang mas masaya ka pa pag nakasuntok yung boksingero dun sa kabila. Kasi dun, sorry. Sa kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, para akong si Jonah mapunta sa Ninibi. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa boxing. Ang sabi sa Bible, pag ikaw ay suntok sa kabila, ibigay mo yung kabila. Paano magiging boxing yan? Diba? We are created in the image of God. Pag sinuntok mo yung kaaway, yung kabuksing mo, sinusuntok mo yung image ng Panginoon, mga kapatid. As sabi sa Romans 1, last verse, not only those who do. So kung bawal manuntok, bakit ka matutuwa na yung iba ay sinusuntok yung iba? Not only those that do, but those who have pleasure in them that do ay kasama sa judgment. So kung natutuwa tayo na nakaninunod tayo ng nagbabarilan, hindi lang guilty yung nagbabaril, pati yung nanonood at natutuwa dun sa ginagawa ng masama, eh kasama daw. Ako, basahin natin sa Romans 1:32. Not only those that do, but those who have pleasure in them that do. Ayan po. Anyway, mananalo na ating Diyos sa great controversy. Kailangan natin, minsan, controversy talaga yan, pero kailangan natin tumingin dun sa dulo ng prophecy. Minsan sa daming chismis na naririnig ko, sabi ko, nasaan na ba yung ating church natin? Pero kailangan natin tumingin sa dulo. Sa dulo, meron talagang church na darating ang Diyos, na pure. And tingnan natin pa atras, wala nang ibang church na nagtuturo ng Ten Commandments, wala nang ibang church na may spirit of prophecy, wala nang ibang church na sumunod sa Bible prophecy, na bumalik, na na-revive sa Bible sa 1844 and so on. So ibig sabihin, sabi sa last day events, God will set everything in order. Yan, kahit hindi natin maintindihan yung nangyayari minsan sa ating mga narinig na hindi tayo rin sure. Pero ang sabi sa prophecy, God will set everything in order. Ang mga lalabas lang daw sa church ay yung mga sinners. Sabi sa last day events, the sinners in Zion will be sifted out. So pag umalis ka sa church, dahil ayaw mo na sa church, inaamin mo na sinners ka. Pero kasi ang sabi sa, ayaw mo siguro mag-tithe or ayaw mo magsisi, sabi kasi sa spirit of prophecy, God will set everything in order. Kung nagkakamali ang leader, papalitan ng Diyos ang leader. Pero ang mga sinners daw ang aalis. At papalitan sila ng iba na mga papasok na mga bago. Pero yung ibang mga umalis, bumabalik din yan. Yung iba. And yung usually sa statistics sa Africa, lahat yung umaalis, bumabalik din daw yun after 2 years. Kasi yung mga umaalis kasi, mahilig yun makipag-away. Pag naggrupo sila dun ng sarili nila, mag-away-away din yun kasi mahilig nga sila mag-away-away. So, ma-realize nila, kaya pala naghiwalay ito kasi gusto nilang sarilihin yung tithe and offering. So balik na lang sila dito. Usually yan sa Africa ang nangyayari daw, sabi ng mga kaibigan natin sa Ayas. Si Jesus Christ po ay nabuhay. Totoo, nabuhay. Pag meron kayong pera at panahon, punta kayo dun sa Bible Land Tour. Yan. Pero ang mahal, parang $7,000 yata. Anyway, hindi na natin kailangan pumunta dun. Actually, sabi ni Ellen White, hindi na natin kailangan pumunta dun kung saan si Jesus naglakad.
hindi na natin kailangan pumunta doon kung saan siya pinanganak, kung saan siya gumawa ng miracles. Kasi kung si Jesus nabubuhay ngayon, doon tayo pumunta kung saan siya pupunta ngayon. Di ba? Pupunta si Jesus doon sa mga kailangan ng tulong, sa mga sakit. Yun ang sundan natin. Kung may sakit dyan sa labas ng bahay nyo, puntahan nyo doon para na rin kayong pumunta doon sa kung saan pumunta si Jesus Christ. Di ba po? So mas mura yan. Hindi kailangan ng passport, kailangan ng maraming pera at maraming leave of absence sa trabaho. Ang experience of salvation. Ayan po. Ay, nabanggit na natin ito, yung nililigtas. Ito ang pinaka-importante sa buong Biblia. Lahat na mawala, wag lang ang kaligtasan. Maisahan na tayo sa health. Magkamali na tayo sa vaccine. Wag lang sa kaligtasan, mga kaibigan. Ayan. So, siguraduhin natin, naintindihan natin ang kaligtasan. Ang Diyos, napakabait. Sabi ko nga kanina, ang Diyos daw ay nakikita niya ang dulo. At pag alam niya na magsisisi ka doon, sa after 20 years, hindi niya papayagang mamatay ka hanggang doon. Pero, pag basta yan, hindi ng Diyos papabayaan tayo na hindi tayo maligtas. Kung alam niya na magsisisi tayo in the future. Kaya mga kapatid, let us repent, sabi ng ating kapatid sa Sabbath School. Repent daw, repent. Ayan po. And growing in Christ. Ito yung pinakabagong fundamental belief natin mga kapatid. Ang kalahati nito, ibig sabihin, kahit na tayo'y matanda na sa iglesia, marami pa rin tayong hindi alam. Kaya kailangan pa rin natin mag-aral. Kasi, ayan po. Kailangan natin mag... Kasi alam nyo, ang isip natin, ang liit lang. Pag ganito yung iniisip natin, yung kabila ng Bible, nakalimutan na natin. Di ba mga kapatid? Ang Bible, ang laki-laki. Tapos yung SOP, ang haba-haba pa. Paano natin malagay sa ating utak yan? Kaya sabi sa last day events, kailangan ng church ng maraming officer para yung isang elder, ito yung focus niya sa Old Testament, yung iba sa New Testament. Yung hindi alam ng iba, alam ng iba. Nobody knows everything. Kaya kailangan natin magtulungan. Marami tayong deacons, marami tayong elders, marami tayong mahilig mag-computer, mahilig magpakanta, mahilig magluto, mahilig mag-smile, at mahilig mag-imbita, at mahilig mag-media ministry. Ayan po. Kung gusto nyo magpatulong, ayan, i-relay ko lang sa inyo yung mga natutunan ko rin sa iba. And ang kalahati po nito, hindi na daw tayo matatakot sa evil powers. Bakit? Kasi sabi sa Romans 8, "For I am persuaded that neither life nor death nor angels nor evil angels nor principalities nor evil powers nor things shall be able to nor any other creature shall be able to separate us from the love of God." Ang church po, ang lahat ng naniniwala kay Jesus Christ. Yan, kung ano man, nanonood ako ng It Is Written na Sabbath School lesson. Titingnan ko, itong mga Amerikano, pula ang kulay nila. Hindi ko alam kung yung camera ang may problema, pero yung papel naman ay puti. Yung balat nila, pula. Ibig sabihin, parang transparent siguro yung balat nila, yung dugo nila nakikita sa loob ng... Kahit iba-ibang kulay tayo, pero pag naniniwala tayo kay Jesus Christ, tayo ay mga sanga na nakakabit sa ugat na si Jesus Christ. Yan, ang church, napakasaya. At hindi lang tayo church na walang ginagawa, meron tayong mission. Ang problema daw po ng mga Hudyo noon, alam nilang church sila, remnant sila, kasi sila yung faithful. Kaya lang hindi nila ginagawa yung mission. Ngayon, dumating si Jesus Christ, ginagawa yung mission. Magaling sila mag-fasting. Katulad nung mga pati animals nung panahon ni Jonah, nag-fasting daw. Ang instruction dun, huwag papakainin. At lahat maglagay ng sackcloth kasama yung mga animals. So, kailangan natin gawin yung mission. Ang problema ng mga Hudyo, nag-fasting, nag-Bible study, at nag-go to church at nag-pray. Kaya lang, wala silang mission. Kaya nung dumating si Jesus Christ na missionary at si John the Baptist, naiinggit sila kasi mas maraming audience. Kaya, yung mga mahilig mag-away-away sa church, hindi yan gumagawa daw ng mission. Kasi pag lahat tayo tumutok sa mission, nawawala na yung differences natin kasi lahat tayo naka-align doon sa kailangan natin gawin. And unity in the body of Christ. Yan. Yan, Lord's Supper ay ginagawa natin. Marami tayong gifts. Yung iba, healing, prophecy, proclamation, teaching, at self-sacrificing service. Yan ang pinakakaya ng lahat ng sa atin. Pero actually,
pag binigyan tayo ng Diyos ng talent, pwede tayong humingi ng talent. Ask and it shall be given. Kung anong gusto nyo, gusto nyo lumakas ang faith nyo, request lang kayo. Ask and it shall be given. Marami ang Diyos gustong ibigay sa lahat ng gustong magkaroon ng mga gifts. And yung gift nyo, i-manage nyo, dadami po yan. And gift of prophecy, alam nyo mga kapatid, ang totoong propeta, hindi kinukontra ang mga nakaraang propeta. Sabi ni Jesus Christ mismo, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Kung si Jesus mismo, hindi niya ni-negate yung mga Moses, yung Isaiah, Jeremiah. Tayo, hindi rin natin pwede sabihin, mali si Ellen White, mali si Moses, mali si... Anong karapatan natin? Si Jesus mismo na Diyos, sabi niya, hindi ko ni-negate si Moses at si Isaiah at si Jonah, ganyan. Kasi, totoo yan, galing lahat yan sa Diyos at hindi yan magkukontra-kontra. So, hindi natin pwedeng sabihin mali si Moses, mali si Ellen White. Kasi kahit si Ellen White sinasabi niya, hindi ko kinukontra yung Bible. Pag may nakita kayong kontra sa Bible, yung Bible ang sundin nyo. Ayan, the law of God. Pinapamemorize natin yan sa lahat ng ating mga anak. Pero sabi ni Jesus, I tell... It is written, thou shalt not kill, but I say unto you, if you say raka to your brother, you are in danger of hellfire. Ay, minsan nakikipagdebate ako sa Facebook. Ang hinanap kong, marami akong kaaway sa Facebook, pero karamihan mga atheist. Pumasok ako dun sa atheist na group. Tapos sabi ko, alam nyo ba, meron akong computer. Tapos gumamit ako ng PowerPoint. Tapos gumawa ako ng PowerPoint slide. Nilagay ko, Microsoft does not exist. Oh! Like noon sila. Hindi nila na-realize. Niloloho ako sila kasi Microsoft PowerPoint yung ginamit ko. Tapos nilagay ko, Microsoft does not exist. Tapos gumawa ulit ako isa pang kwento. Ay, kung meron akong Mac na computer, gumawa ako ng keynote na presentation. Ang slide number 1, Apple Inc. does not exist. Oh! Pagka isang araw, blinak na nila ako. Tapos, lahat yung atheist din nag-send sila ng lahat, alam nyo, yung mga galit sa Diyos, alam naman nilang nandiyan ang Diyos, galit lang sila na nandiyan ang Diyos. Sinendan nila ako ng lahat ng evil words sa dictionary, sa private message. Ang dami! Isang araw lang. Maganto karami yung na-block ko sa Facebook. Kasi lahat ng, alam, puno talaga ng evil words yung mga galit sa Diyos. Kaya pala sinasabi sa Bible, if you say bad word to your neighbor, you are in danger of hellfire, sabi ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, it was written, thou shalt not commit adultery, but I say unto you, if you look to a woman with lust in your eyes, you are committing adultery with her in your heart. Sino ang nag-commit ng adultery? Question, mga kapatid. Yung babaeng tiningnan, yung tumingin, o yung pareho? Eh, ang sabi, with her. Ibig sabihin, makakomit ba kayo ng adultery mag-isa lang? Ewan ko lang. Pero ang adultery, at least dalawa, at least tatlo. Eh, sabi sa Bible, with her. Kaya, mag-iingat yung ating mga lalaki sa pagtingin kung saan-saan. Yung mga babae, mag-iingat din sa pananamit. Kasi, with her. Pati yung nagdamit ng kulang, kung gusto niyo makita kung gaano ka haba dapat yung damit, yung objective na sukat, i-type niyo lang 2SM277.2. Ayan, makikita na niyo doon kung gaano ka haba dapat ang damit. Okay, yan ay objective na sukat. Kaya lang masyado na ako maraming sinabi, baka batuhin na si Jonah. Anyway, ang pinaka-favorite nating mga Seventh-day Adventist ay itong nasa ating prophetic na name, ang Sabbath. Kaya lang mga kapatid, nakalimutan na natin ang Sabbath. Marami dyan, lalo na sa city. Pumupunta sa McDo, sa Jollibee pag Sabado. O kaya pupindot ng add to cart kahit na Sabado. Diba? Bawal mag-add to cart pag Sabado. Bawal mag-isip ng mga bagay-bagay na sabi dito, thinking your own thoughts and going your own way. Saan ba nakasulat yan? If thou wilt not, turn away thou foot. Bawal pumunta dun sa mall pag Sabado. Nor doing from doing thy own pleasure.
anong pinapanood natin pag Sabado? Skip ads yan. Kasi syempre, kahit hindi Sabado, skip ads. Pero depende sa pindutin mo. Walang pagsabi, bakit yung Facebook ay kung ano-ano pinapakita sa akin? Eh kasi pag hindi Sabado, kung ano-ano rin pinipindut mo. Kung anong pindutin mo, yun din ang i-recommend sa'yo. Kaya kung masasama lumalabas sa YouTube nyo at sa Facebook nyo, eh yun dahil ay yun yung decision nyo nung ibang nung nakarang araw. Pag tinanggal nyo yung masasamang friends nyo at masasamang pinapanood nyo, ang i-recommend na rin sa inyo ay yung mga kapareho ng mga pinapanood nyo. Kaya wag na kayo magreklamo kung anong pinakita ng Facebook at YouTube sa inyo. Yun ay nagre-reflect sa mga nakaraan natin. So, sabi po, pag Sabado, we should call the Sabbath a delight. Hindi yan make the Sabbath a delight. Hindi natin kailangan gawing entertainment ang church kasi hindi naman make the Sabbath a delight. Call the Sabbath a delight. The holy upon the Lord, honorable. So, we should not find our own pleasure, nor finding your own pleasure, nor speaking thine own words. Kaya, minsan, ano ba itong words ko na ito? Pang Sabado ba ito? Minsan, nakakayang makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Baka hindi na pang Sabado yung pinagkikwentuhan natin. Pero pag tungkol sa gawain, ayan, pwede yan. Kasi sabi ni Jesus Christ, yung mga priest nga, they profane the Sabbath but are guiltless. O, di ba? Pag tungkol sa gawain ang pinag-uusapan, yan. Yan ay pwede gawin pag tungkol sa church. Pwede. Pag tayo daw ay sumusunod niyan, I will cause you to ride upon the high places of the earth. Yan, sa langit. So, sabi ni Ellen White, the Sabbath is salvational. Those who honor me, I will honor. Yan po ang sabi ni Ellen White. So, hindi tayo naliligtas dahil sa Sabbath, pero ang mga naligtas na ay gustong sumunod. Ayan po. At ang nakakalimutan na natin mga kapatid, ito ang pinaka-Jonah message ngayong umaga. Please fasten your seatbelt and hindi nyo siguro ako invites kasi sasabihin ko sa inyo. Itong ating nakakalimutan. Pero mga kapatid, bago ko sabihin sa inyo, ano ang gusto nyong sabihin, unahin? Yung example o yung Bible verse? Kasi yung ibang church, masyadong mabigat ang katotohanan para sa kanila. Gusto nila yung example muna. Meron akong 66 na lista na example paano sumunod. Pero, ang gusto nyo, yung nasa Bible SOP and nasa Adventist.org o yung example muna o theory muna? Hello? Nako, pag hindi sumasagot, example muna. Kasi baka masyadong mahirap. Alam ko mga kapatid, kung kahit hindi ko kayo nakikita, karamihan ng church na sinasabi ko ito, gustong sumunod ng mga kapatid. Hindi lang nila alam kung paano sumunod. At pag inuna ko yung Thus saith the Lord, napakabigat at nai-stress sila. Kaya unahin ko po yung example. Ito po, 66 na mga bagay, example, kung paano makaiwas sa pagluto pag Sabado. Alam nyo na kung anong topic ko. Pero nasa Bible ito, nasa SOP, malalaman natin mamaya. Ang kung sa UNCLUB University daw, alam nyo mga kapatid, I think binabalik ng Diyos ito sa church. Hindi ko naman ito hinahanap. Ay dumarating lang sa akin yung mga kwento. Sabi ko, kung ito ay binabalik ng Diyos, kailangan ko ilista para maraming example. Kasi mas madaling copy and paste eh. Kung ginagawa nung iba yun, gagayahin lang natin, nakakasunod tayo. Sabi nila sa UNCLUB University sa Indonesia, sabi ng speaker, sabi nila, dun sa amin, ang ulam ng kapiterya, luto na pag Friday pa. Oh, sabi ko pa, alam ng kapiterya nila dun. Sabi ko, akala ko yung mga Pilipino lang ang nakalimot. Ibig sabihin yung mga Indonesia alam nila. Tapos dun sa same sa IAS, dun sa same International Student Conference, sumagot naman yung isang taga itim na babae. Sabi niya, ano bang problema nitong mga Asian? Sa amin, yung kanin namin, lalagay lang namin sa ref, ayos na. Bakit sa Asia yung kanin kailangan bagong luto? Sabi ko, alam nung African na nagmi-missionary sa Thailand. Alam nung Indonesian na may PhD sa theology sa from IAS. Baka nga mga Pilipino lang nakalimot. So nagre-research ako, nagtatanong ako, bakit hindi alam ng mga Pilipino? Di bawal magluto pag Sabado? Kasi actually, kinikriticize ko rin yung mga nagsisermon nito. Kaya lang, alam nyo, sabi may kaibigan, mayroon akong kilalang pastor na abogado rin siya at saka accountant. He has never lost a case in court. An ordained pastor siya, and accountant siya, and lawyer siya.
Sabi niya, ganito ang pag makikipagdebate ka kahit sa korte. Kailangan mo pag-aralan lahat ng positive at lahat ng negative para alam mo kung anong itatapon sa iyo ng ano mo, ng kadebate mo. So pinag-aralan ko lahat about Sabbath cooking, positive at negative. Alam niyo mga kapatid, lumaki ako sa pinanganak ako sa Adventist school, lumaki ako sa Adventist school. Sa Adventist school pa rin ako nag-work ngayon. Alam ko lahat ng excuse natin na narinig natin. Pero kung anong makasulat diyan, 'yun ang ituturo ko kasi iba yung nakasulat sa naririnig natin. Sabi ng iba, pwede. Pero pag nakasulat, pinanap mo yung nakasulat, official position, hindi, dapat pwede. So, nire-research ko pa paano nangyari at saka paano tayo makakabalik dun sa official na nakasulat. Hindi rin pinapayagan ng Panginoon na pagbutuhan na hindi na bawal magluto. Kaya naniniwala talaga ako na hindi pinapayagan ng Diyos magkamali ang GC in session na pagbutuhan yung mga maliin item. Sabi naman ni Pastor Hutman Sinaga ng SSD, nag-agree siya, sabi niya, Sabbath observance, the preparation of food should be done before the Sabbath, before daw. Sabi naman ng teacher ko sa Nagaview, nag-missionary siya pagkatapos niya mag-retire. Nagiging siyang matron ng cafeteria. Sabi niya, walang kuryente din, walang ref. Nilalagay namin ang aming ulam at pagkain sa ilalim ng lupa at kinabukasan ay makakain pa. Ito si Pender, lagi kong kadibati sa Facebook dati. Pero nung sabi niya, yung parents ko, marunong yan. Sabi ko, kung alam nung parents ni Pender, ibig sabihin na ituro yan nung mga missionary na dumating dito sa Pilipinas. Bakit alam din nung lolo ko? Sabi nung auntie ko, sabi nung nanay ko, yung lolo mo, ganyan. Yung sabi ni Bender, yung grandparents ko, ganyan. Ibig sabihin, nasaan napunta? Alam nung lolo natin na bawal magluto pag Sabado. Ba't tayo hindi na alam? Kahit yung mga pastor natin, hindi na pa, hindi maituro. Kasi paano mo ituro kung yung asawa mo ay hindi rin alam? Kaya ang solusyon ay education. Hindi ko sinisisi ang mga, alam niyo, pag narinig natin, yun din sasabihin natin. Pero ang solusyon, tuntunan natin sa solusyon, ay education. Kailangan natin bumalik ang first word ng fourth commandment. Remember, kasi alam ng Diyos mga Pilipino, makakalimutan na bawal pala magluto sa Sabado, pag Sabado. Yung nanay ko, nagluluto niya lang karamihan. Karamihan niyan noon. Hindi ko siya sinasabihan, pero nakikinig siya ng sermon ko. Sabi sa Bible kasi, rebuke not an elder. Huwag daw papagalitan yung mga matatanda. Pero nanonood sila ng mga nire-record. Ayan, sabi ng ibang cafeteria, kaya namin yan kung may malaki kaming ref. Aba, kaya naman pala eh. Kailangan mag-donate nga ako ng malaking ref. Pero tinanong ko yung isang Indonesia. Sabi ko, may ref ba kayong malaki? Wala. Sabi ko, paano hindi nasisira yung inyong ulam? Sabi niya, meron kaming Sabbath menu. Ano yun? Yung mga fried, yung mga bagay na hindi napapanis. Pwede palang hindi mag-ref kung mamimili ka lang ng mga fried at saka mga bagay-bagay na hindi. Kung may sabaw at saka may kamatis, madali yata yun ma-spoil. Sabi ni Nicole June, etc. etc. So sa bawat church na sinesermonan ko nito, may nagbibigay ng testimony na may kilala silang nakakaalam pala. Tapos sabi ni Tugandi, from Sri Lanka, alam din nila yun sa Angola. Actually sa Angola mga kapatid. I-type nyo, di ba tayo na sa SSD po? Type nyo SID, Southern Indian Pacific Division. Type nyo MANA. Sa Angola, may isang lugar doon na Adventist Mission Station na nalaglag yung karoon ng MANA nung panahon ng gera. So wala silang makain. Ang kinain nila, MANA. Tingnan nyo, nakadocument sa Signs of the Times and nakadocument sa Hope Channel ng SID Media. I-google nyo lang sa YouTube, SID MANA Angola, at makikita nyo yung tatay nito na kaibigan ko rin. Sabi ni Auntie Eve, yung lolo mo, ganyan din. Gumagamit sila ng jerry, etc., 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 etc. Bakit sa Ukraine? Sabi ko, yung sa Ukraine, paano yung cafeteria nyo? Sabi niya, sabi ni Sister Tanya, nung dating ko sa Pilipinas, nagulat ako lahat. Kayo nagluluto ng Sabat sa amin bago kami binyagan. Sinisigurado na lang, alam namin na hindi dapat magluto pag Sabat. At pag Sabat may nakita kami pagkain, pag hindi niluto yan ng, hindi, ng Sabado, hindi namin yan kinakain. Sabi ko, saan kaya nakabase yun? Pero nahanap ko, sabi kasi sa Ellen White writings, those who cause others to work are as guilty as if they had done the work themselves. So, ewan ko. Pero ito ang solusyon ay education. Kailangan natin maturuan at nabigyan ng example kung paano hindi mapanis ang mga pagkain natin. Maraming paraan. Kung may will, kung may ano tawag yun sa Tagalog, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ayan po. Ayan. Pero
Oh, napakarami, parami ng parami, padagdag ng padagdag ang mga teknik. Bakit ba kailangan gawin natin yan? Kasi sabi sa Bible, Exodus 16:27, bake that which will bake and seethe. And yung remainder ay ang kakainin pagka Sabado, yung panahon ng mana. Sabi ng Diyos, kailan ba kayo hindi susunod sa aking mga utos? Kaninong utos yun? Kay Moses, sa Parisi o sa Diyos? Sinong pinagalitan ng Diyos? Si Moses. Kasi yung leader ng church nila ay hindi sumusunod. Hindi niya iniano dun sa kanilang ano. How long will you refuse to keep my commandments? Actually, ang Sabbath ay test ng ating loyalty sa Panginoon. Ah, okay. Tingnan natin sa SOP, sabi dito. Those who neglect to prepare. Ah, prepare pala ang solusyon. Pag hindi tayo nakaprepare, magluluto tayo pag Sabado. So, kaya pala sa Adventist School, ba, walang klase pag Friday ng hapon. Hindi para pumunta sa mall para magluto. O, di ba po? Huwag nyo nang tanungin kung nakakasunod yung lahat. Pero kailangan natin bumalik sa pagsunod. Those who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment. Nako, violate. Pero ang solusyon mga kapatid, tayo naman ay lahat violator dati. Magtulungan lang tayo maligtas. Kaya inupon ko itong mga example. On Sabbath preparation, okay. Sabi sa Adventist.org, the buying and preparation of food should be done before sundown Friday. Yan, official statement. Sa Adventist Biblical Research, the same document. Sa Documents Archives ng General Conference, same document. Sa Fundamental Beliefs na book, na yellow, na book na blue, light blue, at saka dark blue with many colors, pare-pareho ang nakasulat. Those who prepared the family's meal, food for the Sabbath should prepare them so they can also rest. Ano sabi sa Adventist Mission? Meron daw babae dun na ayaw magpabinyag yung kanyang asawa kasi ayaw daw kumain ng anong stale? Bahaw! Sabi ko, paano nila nalaman hindi nga Adventist yun? Pero alam niya na bahaw ang kinakain ng mga Sabadista. Ayaw nila kumain ng bahaw kaya ayaw niyang pag-Sabado kaya ayaw niyang kubinyag. Pero hinimok ng Panginoon ang kanyang asawa, nagpabinyag na rin at kumakain na rin ng bawa ng bahaw. August 1, 2017 sa Adventist Mission. Anong sabi sa CLC, sa Tagalog document ng NPUC na pinublish noong 1968? May proof na akong nakita na ang NPUC ay nagpublish kung anong paghahanda pag Sabado. Ang sabi po dyan, dapat ng ina na ang pagkain ay handa na. Ano tawag yun? Iligtas? Siguraduhin? Parang ganyan. Yan po, yan. Ang ina pala dapat ang mag-make sure na ang pagkain ay handa na bago lumubog ang araw. Yan, document ng NPUM panoon. Anong sabi sa, yan, nakita namin sa church. 1968 ang date ng document. Yan, 1970, matanda pa sa akin. Anong sabi kayo mga taga CLC? Buklatin nyo ang CLC Bible na binibigay natin sa mga bagong binyag. Buklatin nyo sa dulo. Anong tagubilin ng Diyos sa kaugnay ng pagkain sa araw ng Sabbath? Yan. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakuluan at lahat ng labis na itago ninyo sa question and answer part sa likod ng CLC Bible. Oh, may Tagalog, may English, kahit pa kayo pumunta sa Amazing Facts, ang sabi, Sabbath is not given to the preparing of garments and cooking of food. Ayan po, sorry. Ito po ay pinakamahirap isermon na sermon, kaya lang kailangan natin sumunod sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mensahe kung hindi kakainin ako ng isda. Ayan po. So, stewardship, yan, ginagamit natin ang ating lahat ng pera, influence, time, and effort dahil mas mahalaga ang pearl of great price, di ba po, kaysa ating buhay at ating reputasyon. Christian behavior, kailangan natin ang ating amusement and entertainment should meet the highest standard. Kaya kasabi ko yung boxing ay hindi umaabot sa highest standard o Christian taste and beauty. May mga patayan ng mga games. Lahat ng bawal sa Bible, wag niyong gagawin sa games at saka sa, wag niyong panoorin yung movie na may mga bawal sa Bible. Ayan, di ba? Modest, neat, and
ano pang nandito? Adequate exercise. Yan, nahirapan tayo. And rest. Kaya ako na COVID, kulang ako sa rest. Nakatulong sa media ministry. At saka ano, sabi ko, ipapahiram ko, pinag-iisipan ko pang pagpalit yung pyesa. Na COVID tuloy ako. Kaya hindi ko na pinakaalaman yung computer na pinahiram ko. Kahit na mas maganda pa kaysa dun sa ginagamit ko ngayon. Kasi sabi sa Acts 5, yun daw prinamis mo sa Diyos. Pag binago mo isip mo, mamamatay ka katulad ni Sapphira and Hanania. Kaya mga kapatid, mabuti ay hindi ako namatay kasi ano, nung na-COVID ako, kasi sabi ko, pahiramin ko yun ng computer. Ay nakita ko mas mura at mas maganda yung computer na ipapahiram ko kaysa dito sa ginagamit ko. Pinagpaplanuhan kong pagpalitin yung laman. Ala, na-COVID ako. Sabi ko, ba't ako na-COVID? Nagsisi ako ha, yung computer yun. Pinagnanasaan kong palitan. Sabi ko, hindi ko napapalitan yun. Nawala yung aking lagnat nung nagsisi ako, mga kapatid. So, praise the Lord. May pag-asa pa kahit minsan matigas ulo natin katulad ni Jonah. Ang katotohanan ay mas matindi kaysa sa atin. Grabe. So, ayan po. And we should, ano yung pagkain natin? Alam niyo yung mga vegetarian, 73% daw less likely to die of ano, of COVID-19. We are to adopt the most healthful diet. Ang manok at isda po ba ay most healthful diet? Oh, siguro kung wala ng iba, no? Sabi ni Ellen White, dun sa mahihirap na lugar, if you are poor, huwag niyo nang sabihin mag-vegetarian sila. Pero pag marami naman dyan, ano, kangkong at saka kung ano-ano, beans, ayan, kung kaya nung iba mag-vegetarian, kaya nyan siguro. Pero yung iba kasi, dun sa lugar na wala talagang mabili, huwag na daw sabihin na mag-vegetarian. Pero sa Pilipinas, maraming vegetarian. So, hindi pwede, ewan ko. Kung ano mangyari sa atin, idepende kung sinong paniwalaan natin. Marriage and the family, mabuti na lang mga kapatid, ang ating church merong ano. Sabi, love your wife. Wives, respect, submit to your husband. Children, obey your parents in the Lord. At si Jesus Christ ang ating high priest. And Jesus is coming soon. Yan, ay ito ang prophecy natin lahat. Kahit tayo mamatay, okay lang kasi mabubuhay din naman tayo. Parang natutulog lang yung kamatayan. Actually, ang sabi sa Bible, mga kapatid, huwag kayong malungkot na parang hindi kayo naniniwala dahil natutulog lang ang namamatay. Diba? Huwag na tayong malungkot pag tayo namamatay. Parang walang kinabukasan. Kasi ang nalulungkot, although siyempre nakakatakot pa rin sa mamatay. Si Jesus Christ nga, alam niya na mabubuhay siya. Sabi niya, if possible, this cup will not. So, hindi emotion ang basehan ng ating faith, kundi ang salita ng Panginoon. When these things start to happen, look up for your redemption draweth nigh. And in the millennium, 1,000, wag tayo mamroblema kung mabawasan yung years natin ng 50 years or 20 years dahil tayo nangaral, sa millennium naman, 1,000 years yun. So, masaya dun. At saka, 1,000 years, pahinga lang pa lang yun. Meron pang forever sa new earth where there is no COVID and there is no death. Let's pray. Our Father in Heaven, we thank you, Lord, for the Bible, the spirit of prophecy, for rebuke, for your salvation, for giving us hope, for giving us opportunity to tell the truth to others. We ask that you possess us with the Holy Spirit, that we might become bold, that we might become humble also, Lord, so that you can continue to use us. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa ating napakinggan sa umagang ito na kung saan ay napakabuti paalala sa atin, sa bawat isa sa atin, kung ating mga kahinaan. Ay napapaalalahanan para po sa ating number ay Sweet By and By.
There's a land that is fairer than day, and my face we can see afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet all the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. We will sing on the beautiful shore the melody of songs from the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Let us sigh for the blessing of rest in the spirit, by and by. We shall meet on the beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore to our bountiful Father above. We will offer a thread of grace for the glorious gift of His love, and the blessings that follow for days. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. Let's pray. Our Father in heaven, we ask that you forgive us, Lord, from all our sins. Be merciful to us, Lord. Please give us wisdom and understanding to obey your words, Lord, and to pattern our lives according to your will. I especially pray for this church, Lord, and their surroundings, Lord, their families, those who are sick. Please forgive them from our sins, Lord. Forgive us from our sins. Be merciful to us. Please heal us, Lord, and extend our lives so that we can find other people, Lord, for the only purpose of finding more people to be saved, Lord. Anyway, Lord, we thank you for giving us salvation, for wanting us to be saved, for the hope of resurrection. We ask only, Lord, that in the remaining parts of our life and our influence and our money, that we utilize everything that we can do for the benefit of others who want to be saved, Lord. Continue to lead us, Lord, especially the leaders of this church, as we try to follow your example. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Lift up the trumpet and blow the trumpet. Jesus is coming again. Cheer up, ye buildings, be joyful and sing. Jesus is coming again. We have this hope that burns within our hearts. Faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations are near. Shall awaken, shout and sing, hallelujah, Christ is here. Coming again, coming again, Jesus is coming again. We have this hope that burns within.
Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po. Sure. Salamat, Brother Win. Salamat, Brother Win. Thank you po. Thank you po. Lahat tayo. Hi, Lakan. Malaking tilapia. Salamat po. Sorry sa mga natamaan din ako. Kailangan lang natin sabihin ang katotohanan kasi kainin tayo ng isda. Sige po. Bye po. Thank you po. Enjoy natamaan. Ala exempted lahat. No? Bawal magano, mag-add to cart. Mamay mga nag-add to cart na. Correct. Oh, so wala lang. Thank you sa Pulika family. PJ, nandito kanina si Laglaisa. DJ, thank you. Sana may kauli namin, Brother Larry. Brother Win, sana ma-invite ka uli namin sa susunod. Oo, oh, Brother Larry. Wala kapag-atain sa chart. Thank you. Happy Sabbath. Bye. Girl, picture. Ay, wala na si Brother. Wala na. Ay, nandiyan na pa. Oh, sige. Po, picture daw po tayo. Girl, open ako ng ano, cam. Open daw po lahat ng cam. Open. Sinto family. Thank you. Sister Ina. Ay, wala na Sister Ina. Okay po, open po tayo ng cam. Sister Dende, Sister Jacinto. Nakita ko kanina, Brother Bob. Sister Sheila, Evelyn. Yes, Evelyn, Sister Dende. CJ. Ayan. Sister Melody. Sige po. May picture po tayo. 1, 2, 3, smile. Mag-open ka po ba kayo, Sister Sheila? Okay, sige. Ulit po tayo. 1, 2, 3. Brother Raymar. Wait lang po ma. Si Brother Raymar. Open ka po ba kayo? Sige, kaya yun eh. Okay po. 1, 2, 3, smile. Thank you, girl. Thank you, Sister Rose. Thank you. Bye-bye. Brother Larry, pagaling po kayo. Pagaling po kayo, Brother Larry. Pagaling po, Brother Larry. Bilyang Pulinga, salamat. Ayan ni Ate Shen. Bye. Welcome po sa lahat. Elder Jerry, salamat. Bye. Thank you, Sabbath po. To Evelyn, bye-bye. And to MJ. Panahong ito sa in this moment po. Thank you so much.